Tingnan niya maigi. Ayun o. Wala na siyang pera sa. Okay, so automatic voice yung inaalim. Kasi lang naman yung dalawang butang yan o. Hindi niya yung portion yung sample ng system. Set up na ako ng camera guys. Mapagpalang araw guys, another tutorial na naman tayo tungkol sa brake master, cylinder. So, ang problema nito guys is spongy. Tapos wala ng pressure, wala ng persa. So, ang gagawin natin ito sa diagnose muna natin ng buong mekanismo sa magitan ng pedal. Makikita nyo naman na binibomba ko talagang wala siyang lakas. Walang persa, wala talagang laro na nangyayari doon sa kanyang piston na repair kit guys. Mismo doon sa loob ng kanyang brake master. So samahan niyo ako guys, mag-overhaul tayo ng piston ng brake master cylinder. Tapos check natin kung ano yung pwedeng maitulong sa unit na ito. So overhaul tayo guys. So tara, let's go. Let's start. Pagpalang araw guys, meron tayong tutorial about sa brake system. So yung problema natin is ito. Tingnan niyo maigi. Ayun o. Wala na siyang persa. Okay, so yun ang problema natin. So yun ang tuturo ko sa iyo kung ano yung paano yung basic pointers mo malalaman kung bakit ganito ang mangyayari sa brake. Sobrang lambot na. Nagiging problema ng pagwas na malambot na itong brake system mo. So ang gawin natin, sisilipin natin yung brake master doon sa kanyang engine bay. So tatanggalin natin yon, tapos i-overhaul na natin para makita natin yung repair kit at magpapalit tayo nito. So tara, sa engine bay tayo guys. Puntahan na natin. Let's go. Doon tayo sa engine bay. Okay, bukas na yung pad. Yun. So, ang sintomas niyan, pag may problema yung ating engine guys, ganito. Once na may problema yung loob ng brake master, so unang-una mong titingnan is yung kanyang oil leak. So, kung walang oil leak, ibig sabihin okay siya. Pero ang problema nito, pag walang pressure, yung kanyang tatawag na brake master cylinder, repair kit, so yun ang papalitan natin. So kaya ito yung brake master cylinder guys. So ang pangalawa natin sisilipin, pangalawang sisilipin natin is yung kanyang push rod sa ilalim. So ang gagawin mo naman, sa ilalim ka, i-check mo yung mechanism sa push rod. Ayan, so ibig sabihin hindi siya naputol. Hindi siya naputol guys. Asa na ba yun? Ayan o. Ayun, sorry, nalito ako. Ayan. So pag inapaka mo yung brake mo, ibig sabihin okay yung mechanism ng push rod. Ayun, oh, walang problema. Ang main cause mismo is yung kanyang repair kit guys. So yun talaga yung subject natin for replacement. So wala nang iba. Okay, so yun ang mga basic pointers. So magagawin natin guys, magtatanggal na tayo ng buong mechanism. Okay, so tara, let's go. So tinanggal ko na yung reservoir, yung kanyang ano, yung kanyang laman. Ilipat ko na rito guys. Ayun, oh, dito na yung laman. So sayang naman kasi kung itapo natin eh. So pwede pa lang magamit. Okay, so breakdown ko din guys pag natanggal na natin. So pakasin natin yung sistema niyan. Ayan. Ilang ano yan, dalawang bolt lang yan o. Oh. Isa, tsaka ayun. Dalawa, tapos tatanggalin mo to. Hugot mo na siya. Okay? So breakdown ko din guys pagkatapos mo tatanggal. Okay guys, so na pull out na natin. Natanggal na yung bolt. So ayan na siya. Ayan. Tingnan nyo yung portion kung saan tayo nagtanggal ng bolt. Dalawang stud bolt ang meron dyan. So may nut lang yan. Ito na yung pinaka-tuser, pinaka-bomba natin dito. So ayan siya. So yun, gawin natin guys, bubuksan natin to para makita nyo yung ano. So may tips ako sa inyo, ingatan nyo yung fluid na hindi siya magtapon sa paint. Kasi yung paint kasi kaya niya nga tunawin yung pintura at saka yung ilaw mismo. Ayan, kaya niya tunawin yan. So tara, mag-open tayo guys. Tingnan natin yung laman loob nito. Okay, so ayan na guys. Buksan na natin. Masyadong madilim. Ilaw na tayo. Okay, so ayan na yung ano, yung brake master cylinder. Tatanggal na natin. So mayroong clip yan dito. Ayan. So tatanggalin mo lang yan para ma-pull out mo na yung buong system. Set up na ako ng camera guys. Para maganda. Okay, so buksan natin guys para makita natin yung sinasabi ko na nandito banda sa gitna yung problema, yung repair kit. So tara, buksan natin. Bago kayo magbubukas, kailangan meron kayong tools na ganito.
pangtanggal ng circlip, ayan ang tira guys, oh. Pasok mo to dito. Pag wala kang ganitong clip, mahihirapan ka, kailangan meron kang ayan, pasok. Tapos ingatan nyo yung mata nyo na hindi siya maipit, baka matalsikan yung mata nyo nito, mabubulag kayo. Kailangan yun, yay ka, tagal ah. Ayan, okay, so tanggal na siya. So gagawin mo yan, tatak-tak mo lang yan. Kita nyo yung dumi, napakadami. Ayan o, ayun o, diba? So ayan yung sabi ko, ayan o, wala na siyang ano, wala na siyang play. Ibig sabihin, pantay na siya halos dito. Ito medyo okay pa naman to, pero wala na rin to guys. Meron pa doon isa, yung primary. Kailangan makuha yung primary. So walang ibang gagawin kundi tingnan natin kung may lock. Kasi may iba nito, may lock dito yan eh. So dito wala naman. So ang gagawin yan, ipapalok lang natin. So kailangan natin ng screw. Wait lang, ako screw. Okay, quarter plus screw. So tutuso kayo, kailangan ingatan nyo na hindi masagi itong ito guys, oh. Kailangan hindi yan masagi, yung kanyang nga silindros, yung gilid mismo ng pinakamakintab na portion na yan. Kasi pag yan ang nasira, wala na, palit ka na ng buong mekanisim ito. Okay, so ingatan nyo yan guys. Susukoy ko lang muna para pag ayaw, kailangan ito hangin. Ayaw mag-release. So gawin natin guys, ayaw niya mag-release. Tatanggalin ko na lang ito. Okay, so baksin na natin itong assembly na lang diretso. Ayan. So ayan, so ito may uring yan, ayan o. Yun, so ayan yun yung lock ng pin. Okay, so yan yung lock ng pin guys. So tatanggalin natin yan para kukuha ko ng magnet, para i-magnetize natin yan para yung pin malaglag. Okay guys, so mag-assemble tayo. Bili na tayo ng bagong piyesa. Ayan. So tingnan nyo mabuti guys yung pagkakatira. Ayan o. So may sabit na rin yan dyan. May sabit na rin to rito. Ayan o. Sa kabila din, ganun din. Siwang na. Tapos sa kabila din. So yan ang tatandaan nyo. Okay, so assemble tayo guys. Kasi mahalaga, meron siyang sabit dito, meron siyang usli. Kasi pag walang usli yan, maglo-loss compression lang yan. So hindi maganda yung apak, yung pressure doon sa loob ng brake system mo. So may mahina yung pressure. Kaya kung mahina yung pressure, mahina yung tulak ng piston pin. Okay, so yun ang problema. Okay, so assemble tayo guys. So malinis na rin yung ano natin. Nilinisan na rin natin yung maghintab na. Okay, so assemble tayo. So may tipa pala ako. Minsan pag nagkakaroon ng parang problema sa loob, yung bago na lahat, repair kit bago na, tapos same issue pa rin, itong katawag na check valve, ito ang problema, ito yung kailangan nyong palitan. So ngayon kung titingnan nyo, parang okay pa naman yung check valve, walang problema dito, wala naman siyang gas-gas o punit, so okay pa naman. Ibig sabihin, ano nangyari dyan, may na yung ano nya, so okay, nasa kalsada kasi tayo guys, may nga yung ano din background. Ang nangyari, itong check valve mo, mahina na yung palo ng spring, mahina na yung tulak. Dapat na ipapush niya yan. Para once na, tawag niyan yung, inapakan mo ito, ang mangyari, pag inapakan mo yan, hindi siya mag-release. So, nakalock siya dahil nakapress yung spring. Ngayon, ang nangyari dito, ito, ininat ko na to para malakas yung sipa niya. Hindi talaga siya mag-ano. So, pwede mo siyang inatin, para bumalik yung dating ano. Halimbawa, hindi ka makabili ng repair kit, pwede mo siyang sistemahin. Yan tinatawag na yung customer ko na yan, Amerikano na homeboy engineering. Yo, yan ang sabi niya. Ano, so may sipa na siya. So malakas na siya magpadiin. Okay? So yun ang mga basic pointers guys sa mga tip natin. Sige, simula tayo guys. So una muna is yung
dito. Yan. Tapos kailangan mo basahin ang fluid. Para maganda yung kapit. Hindi na talaga sila, basang-basa talaga. So, pasok na yun dito. Check natin, okay? So, minsan kasi ito sumasabit yan eh. Pag hindi maganda yung pagkaka-setup. Okay, so, pasok na guys. Tusok mo to. Tusokin mo yung primary. Okay, pag natusok ko na yung primary, kailangan mo siyang natusok ko na yung primary, kailangan mong i-push ito. Ito. Ayan o. Para yan. Para malibre yung okay. Para malibre dito guys. Ito. Para malibre yan. Para mapasok ko yung pinaka-pinlock niya. Ito. So dito. So, kailangan mo siyang isentro, okay? So, wait lang. Sentro ko muna, guys, ha? Okay, so, tingnan nyo. Itutulak ko yung ilalim yun. Ayan. Ayan. So, ngayon, ihuhulog natin ito, guys. Ayan. So, sabit pa konti. So, sentro pa natin konti, guys, ha? Wait lang. Okay, so, balik tayo, guys. Ipupush natin yung primary. At yun, nahirapan ako. Ako lang mag-isa, eh. Ayan. Tapos ihuhulog mo yung pin, kailangan nakatapat siya doon. Yun. Okay, ayun na. So, nalaglag na. Yun, so nakalock na siya. Hirapan ako, ako lang kasi mag-isa eh. Yan. So, okay na siya doon. So, yung primary hindi na mahuhulog. Then, next natin ilalagay is yung secondary. So, yung secondary naman, meron siyang ano dito. Meron siyang lock dito, guys. Ayan o. Ganyan siya. Tsura niyan. Secondary, kailangan mo siyang lagyan ng nut. O, ano, screw bolt. Tapos, ilalock mo na siya rin. Bago ka magkakatid. Medyo tricky siyang konti. Ayan o, tingnan nyo yun o. Nalapat na yan. So, i-push mo. Wait. Ayan. Medyo, ano, ilalock. Yun. Yun. Umagat din. Yan o. So, isagad mo lang yung lock niya, guys. Yun. Okay na yan. So, okay na tayo. Tapos, lagyan din ng konting, ano, oil. Lagyan ng konting oil. Lagyan din ng konting grasa. Hindi lang para serable talaga. Lalagyan ko ng grasa yan guys para pagtapak doon sa pedal medyo malambot. Maganda na yung balik na ano. Tapos dito din, lagyan mo rin ng konti dito. Grasa din. Para maganda yung balik niya. Hindi yung bawara doon kasi konti lang nilagay mo. So salpak lang natin yung secondary. Ayun o. Okay, lakas ng compression. Tapos balikin natin yung pinaka-lock. Yan. Kung maglalock kayo nito, kailangan may tulak. Inalak ko muna guys, balik ako mga konti pag nalak na. Okay, so tutulak nyo yan guys. Tulak, tapos yung ring. Wait. Okay, so yung ring guys yan, iipit mo lang yan sya. Ayun. Diba? So, mahirap sya gawin, masamag sya ka lang. Lalo na naka-camera pa, medyo hirap sya gawin. So, okay na sya. Tapos, set up na natin. Balik na natin yung mga takip. Ayan. Ito yung primary. Ito naman yung secondary. So, balik natin guys. Ayan. Tapos balik natin yung bolt. Yata na upaya. Okay, so ayan na guys. Ito na yung primary, ito yung secondary. So, nakabit na natin. So, okay na siya. So, balik na natin doon sa, ano, kabit na natin. Tapos, hindi natin kung ano mangyayari. Tara, let's go.
Okay, so nakamit na natin guys buong mechanism. So yun na lang, yun ang kontek matapos yun. Palagay natin fluid. Okay, so lagay tayo fluid guys. Okay. Okay, so maghihipit tayo guys. Ayan, para dire-diretso tayo. Okay. Okay guys, so magbe-bleeding na tayo guys. Ayan, pinandar ko na yung unit. Makikita nyo naman. So, bleeding tayo, bomba, tapos bleed. Ayan, so magbomba kayo, kailangan diin talaga. Tapos mas maganda kung naka-under yung makina para sure ball talaga yung tira nyo. Okay? So may isang tao sa ilalim, may isang tao sa taas. Tapos nagbomba ka rito. So pagdiyan mo yung kote, pag matapos natin mag-bomba. Okay? Mag-bleeding. Tapos tingnan natin kung ano mangyayari sa kalalabasan. Yun. Medyo okay na siya. May laman na yung ilalim. So pagdiyan mo yung kote guys, pagkatapos tayo. So ayan na guys, na-bleeding na natin ang lahat ng mechanism. Ayan. Ubus natin yung isang litro, tinapon na natin ng fluid. So, meron na rin fluid yan. Ipa-final test natin, nag-bleeding na rin tayo dito. Yan, kita nyo, basa-basa pa. Okay, so tara, final test natin para malaman din kung ano yung main cause ng problema. Okay, so, ayan, kita nyo naman guys, matigas na. Ayan o, tigas. So, start natin. Okay. So, ngayon, reverse tayo. Abak brake. Okay, oh, kita nyo naman, oh. Ayan. So, ibig sabihin, okay lang tira natin. Okay, so, abante. Drive. Brake. Okay. Brake. Okay, so, okay, yun lang. At least, nakuha natin yung basic pointers. So, ganun ko lang po mga walang sawang subaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo lahat, sa ating mga mekaniko, sa mga banggitang mekaniko, sa mga kapwa ko mga mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng ating mga manalakbay sa ating YouTube channel. So shoutout sa ating mekanik Brad. Shoutout si Brad Ting. Okay, so yun lang guys. Please subscribe to my YouTube channel, comment and then share my video, and then bilang bye bye, right, and God bless, right, see you. All right.